Okay, kanina po i-diniscuss po 'yan na meron daw mga tao na nagpunta doon sa gaganapan na rally na lupa ng rally dito sa Bulacan at tinatakot pa sila na wag na daw ituloy. Yan po ang hindi ko maintindihan sa hindi ko alam kung ito ay parte ng gobyerno itong mga nananakot, parte ba ito ng administrasyon, pero bakit may ganyan? Akala ko ba ang sinasabi ninyo, yung rally na yan ay kakonti ang nagpupunta? Para pag kung ngayon, kukonti ang taong nagpupunta sa rally na yan, anong kinakatakot nyo? Dapat nga ipagtulakan nyo pa. O sige na nga, mag-rally kayo dyan nang magmukha kayong tanga. Di ba yan ang sigaw nila? Nilangaw? Nilangaw yung rally? Oo. Eh di kung nilalangaw ang rally ng maisog, hayaan nyo kami maging mukhang tanga. Di ba? Ba't ayaw nyo kami maging mukhang tanga? Hayaan nyo! Hayaan nyo kami maging mukhang tanga. Pakiusap sa inyo. Di ba, konti? Unless, alam nyo sa sarili ninyo, mga nagsisinungaling kayong mga animal. Alam nyo sa sarili nyo madami. Di ba, hinahamon nyo po nga kami? Mag-rally naman kayo, wag puro Dabaw. Paano kami makakarally nang hindi puro Dabaw? Eh, Dabaw lang ang may yagbols. Na mag-approve ng rally, inaawat nyo kami. Di ba? Hayaan nyo kami mapahiya. Konti ang tao. Mag-e-effort pa, gagastos pa ang mga taong bayan, konti naman na nga attend, wala ding kwenta. Ba't kayo natatakot? Matanong ko nga kayo. Ba't ba kayo natatakot sa maisog? Yan lang po yan. Huwag na tayo magpalusot. Yan po ang bottom line yan. Duwag kayo. Takot kayo. Takot kayo sa maisog rally. Kaya nyo inaawat. Kasi kung hindi kayo takot, hindi, haya. Ay, naku. Ewan ko sa inyo. Di ba, papabayaan nyo na lang kami? Eh, pinapakita nyo mga duwag kayo. Pinapakita nyo mga takot kayo sa maisog rally. Hindi sa akin, ha? Eh, sino ba ako? Wala naman akong kwenta. Yung maisog, doon po kayo takot. Yung maisog rally na yan, yung hakbang ng maisog, diyan kayo takot. Insecure kayo eh. Di ba? Hindi nyo kaya yan. Ako nga, china-challenge ko kayo. Kayo nga mag-rally. Sa bayan ulit. Pakitaan ko sino mas madami. Huwag nyo pong hinahayaan na diktahan ang taong bayan. Press freedom po tayo. Huwag kayong diktador. Ngayon sinasabi ko sa inyo kanina pa sa SMA na eh. Diktador kayo eh. O may sumasagot pa rito, kayo na sumagot ha. Ay, mga tarantado! Ay, nagbumura na siya. Bawal kayo dito sa Bulacan, mga tahimik kaming mamamayan. Diyan na lang kayo mag-ingat sa Dabaw. Hindi kami natatakot sa inyo, nabubisit kami. Ang laki ng Bulacan, saan ka ba sa Bulacan, Neri? Sa'yo, Bulacan? Sa tingin mo, yung mga Bulakenyo, lahat ng pag-iisip ganyan? Lahat ng taga-Bulacan, bangag? Ay! Lahat ng taga-Bulacan, hindi bukas ang isip, kagaya mo? Diba? Di, wag kayong matakot. Payo ko lang sa inyo. Wag kayong matakot. Kasi kung kayo gumagawa ng tama, kung kayo'y naniniwalang malakas pa rin kayo sa taong bayan, hayaan nyo lang yung rally-rally. Kasi alam nyo, pag di nyo pinayagan ang maisog rally, talagang sisigaw na ang naghihimagsik na ang puso ng taong bayan. Talagang napaka-diktador na ang galawan nyo.
Hindi, di ba? May freedom of speech po tayo. Huwag niyo pong kakalimutan. Baka nakakalimot kayo, wala po tayo sa martial law. As far as I know, ha? Baka mamaya kulang ako sa research. Matanong ko nga po pala kayo. Kayong mga nanonood at manunood ng replay. Baka lang naman, hindi ko alam. Baka tatanga-tanga ako eh. Kulang ako sa research. May martial law po ba? Eh, baka hindi ako na-inform. Ito namang SMA na, hindi ako in-inform na nasa may martial law pala tayo. Ha? Nagtatanong lang. Kasi parang diktadura na eh. Parang napanood ko na ito. Di ba? Sa mga kaedad ko, na-experience nyo siguro ito. Nangyari na ito dati eh, di ba? So, wag natin hayaan. Ha? Ang dami pong plano ng Maysug. Kalampagin nyo po. Kayo panawagan namin. Isigaw po ninyo, wag nyo kaming busalan. E binubusalan nyo kami. Pati kayo mga nanonood, isigaw nyo sa social media. Peaceful rally naman. Wala namang violence na nangyayari. Sayawan pa nga eh. Mapayapa namang isinisigaw yung laman ng puso. Buti kung na may sakitan nangyayari. Kaso wala naman. Kaya isigaw nyo yan. Mapayapa naman po ang rally. Payagan nyo kami. Huwag nyo kaming busalan. May freedom of speech po tayo dapat. Yan isigaw ninyo. Lahat po tayo, tulong-tulong tayo. Kasi alam nyo, may pagkadiktador na ngayon. Tingnan nyo yung ano, hindi binabalita ng mainstream media. Hindi nila kinalkal. Yung patungkol dyan sa parang di umano, Peking na huling droga. Parang drama-drama. Diba? Alam mo, sabi nga, put your money where your mouth is. Kung sinasabi nyo kaunti, kung sinasabi nyo fake news na kaunti ang tao, huwag kayong matakot sa rally. Diba? Kasi alam mo, ang problema nito, pagkatapos sa Bulacan, dyan na kami nagka-problema sa Bulacan eh. Kaya natagalan, diba? Napunan nyo, natagalan kami dyan. Dapat March pa lang may rally na. Eh natagalan dahil hindi na-approve ng permit. Kaya itong April, nag-Davao. Eh ngayon babalik na naman, eto na naman tayo sa Bulacan. Ano ba naman kayo dyan sa mga taga-Bulacan? Kausapin nyo nga yung mga ano nyo dyan na protektahan naman. Tinatakot. Anong tutakutan na bang labanan ngayon? Eh nagtatanong lang po ah. Takutan na bang labanan ngayon? Dalawang mama, nagbigay ng warning, naka-SUV, wag na daw tuluyan yung rally. Ibig sabihin yun, warning po yun. May masamang mangyayari doon sa may-ari ng lupa. Can we blame them kung wag na silang pumayag? Tinakot sila eh. Minessage po yan ha. Ang nagbigay sa amin mismo ng information na yan, SMNI. At SMNI, hindi po magbibigay ng fake news yan. Ano po yan eh? Mainstream yan. Pinakita sa amin, bago pa kami mag-live pinakita. Pero hindi ko planong ilabas yan kasi baka mamaya yung message na yan fake news. Pero yung message na yon galing sa lehitimong tao. Pero sabi ko, baka mamaya niloloko lang. Eh hindi, pinalabas, flinash. Kaya binasa namin. It means validated. Validated po siya. Talagang, alam mo, ito nagiging problema natin sa administrasyon na ngayon eh. Pag maka Duterte, ginigipit.
pag magsasalita laban sa kanila, ginigipit. Gusto nila puro himod-puwet sa kanila. Gusto nila laging takot sa kanila. Eh bakit kayo nagpolitiko? Dapat nagnegosyo na lang kayo. Pag nagnegosyo ka, ikaw may-ari ng negosyo, lahat ng empleyado mo saludo sa'yo. Pag ayaw sa patakaran mo, sisantihin mo. Hindi ka dapat nagpolitiko kung ano ka, balat sibuyas ka. Sana makahanap pa rin sila dyan sa Bulacan kasi alam nyo, kung sa Davao, na probinsya, na malayo sa Maynila, napakadaming tao. Lalo silang kakabahan kasi itong Bulacan, bagamat probinsya, malapit-lapit ito. Ito na ang pinakamalapit na Maysug kasi una Davao, Cebu, tapos Davao ulit. So takot na takot sila dyan sa Bulacan, gaganapin ang Maysug. Kasi madaling puntahan yan. Yung mga supporters ng DDS na nasa Maynila, talagang dadagsana dyan. Kasi nga naman, kung wala kang pamasahe, pupunta ka dun. Wala, di ba? Kami nga, last minute, wala pang plane ticket. Mahihirapan ka talagang pumunta. Pero dito, sa Bulacan, mas maraming makakapunta. Kaya yan po siguro, nababahag ang kanilang buntot. Ha? Umuurong na yung kanilang buntot, maganoon na, tut, tut, tut. Duwag na sila. Eh syempre, kapit yan sa posisyon eh. Baka, hindi naman namin kayo pinapatalsik. Nagsasalita lang kami ng hinaing namin, ayaw namin dyan sa PI na yan. Yan naman ang usapin dyan eh. Diba? Sabi ni Jeb Rivera, maganda kasing nag-iikot ng ganyan coach eh, para maging aware ang mga tao about dyan. Correct. Yan ang talagang plano dyan, iikutin. Ang problema, napakahirap. Eh, hindi ko rin sila masisi. Kung walang permit, hindi papayagan, paano? Di ba? Kung tatakutin ang tatakutin, yung may-ari ng lupa, hindi papayagan ng permit, hindi bibigyan ng permit, ano magagawa nila? Hanap ulit ng ibang lugar. Kakahanap, puro Davao. Pag puro Davao naman ang rally, sasabihin, eh, dyan lang naman kayo malakas sa Davao eh. O, di ba? Tinan mo kung gaano makagago yung mga yan. Mga gago. Pag puro Davao rally, sasabihin, puro lang naman kayo sa Davao malakas. Pag lalabas naman ng Davao, ayaw nyo bigyan ng permit. Eh, ang lakas nyo makagago. Puro kayo makagago. Tinan mo, diba? Hindi labasan tayo. Huwag kayong duwag sa Maysug. Tapos, panindigan nyo, konti tao. Tapos ang usapan. Inahamon nyo Maysug hanggang Davao lang kayo. Palakan ninyo. Eh, puro kayo dakdak. Duwag naman kayo. Greg Gonzalez sabi dito, sa Philippine Arena, baka mag volunteer ang Pilipinas. Etong tanong. Marami nga nagsasuggest yan sa Philippine Arena, marami yan. Ang tanong, di ba? Ayoko pong matabig ang religion dito. Ah. Ang tanong, maninindigan ba ang INC para payagan ipagamit ang Philippine Arena? Yun ang tanong dyan, di naman natin sila kontrolado. Pero kung maninindigan ng INC, abay maganda yun. Kasi dalawang pinakamalaki na religion sa Pilipinas nagsasalita na. Yung iba kasi hindi pa nagsasalita, duwag pa eh. Diba? So kung magsasalita, magkakaroon ng stand, malalaman natin. No? Antayin natin, malay nyo. Mag-volunteer ang Philippine Arena. Pero hindi ko alam eh. Hindi ko pa alam kung ano talagang ano nila dyan. Sabi dito, no, Chloe Vergara, takot din yung INC kasi tuta din kasi yan ng mga politiko. Maybe, I don't know. Ayoko pong i-discuss yung patungkol sa religion nila. No? Pero good observation, Chloe Vergara. No, hindi natin alam. Abangan na lang natin kung maninindigan ng INC at papagamit yung kanilang lugar.
Dahil that's the main problem. Ang hirap po kumuha ng lugar. Tinatakot. Paano ka mag-a-approve? Sabi nga ni Banat ba, yung problema kasi dyan sa mga yan, kaya takot yung mga yan, kasi meron niya mga kaso. At alam nyo naman ang gobyerno ngayon, bumubuhay ng patay na kaso. So, yung patay mong kaso, pag binigyan mo ng permit, etong may sugrali, yari ka. Patay na yung kaso mo, buhay na naman. Bubuhayin nila yan. Tingnan nyo nangyari kay ano? Kay Pastor Kibuloy. Tingnan nyo nangyari kay Kuya Gob. Binubuhay yung mga kaso. Ganyan po ang estilo ng gobyerno ngayon. Maraming salamat po, Tita Liza. How about ang Philippine Arena? Hindi ba kinoconsider kung lagyan na lang kaya budget? Eh, yun ang... Siguro naman hindi problema kung pagdating sa budget eh. Ang tanong, papayagan kaya ng INC? Kasi sa kanila yung Philippine Arena. Maraming salamat, Tita Liza. Siguro, isigaw din ninyo sa inyong social media. Para makalampag din ang INC. Malaman natin ano stand nila. Tingnan natin. Sabi ni Pinoy News Files, pero di ba Coach Oli News PH? Nagbigay na ang INC na statement na again sila sa pirma initiative. Siguro naman po, maging open sila kung totoo sa puso nila yung unang pahayag nila. Sabi ni Pinoy News Files yan, ha? Ito yan. Yes, lantaran po na ayaw ng INC na ibalita na po nila yan kahit sa kanilang channel na ayaw nila ng PI. Pero hanggang dun lang. As far as I know, ha, kasi hindi naman ako nanonood ng programa nila eh. So hindi ko alam ang stand nila. Pero yung huli kong balita, ayaw nila sa PI. And that's it. Hindi naman nila sinabi na ayaw nila sa droga, ayaw nila sa administrasyon, pabor sila sa mga hakbang ng Maysug, pabor sila sa hakbang ng Duterte. We don't know. We don't know their stand yet. Ayoko naman silang pangunahan kasi hindi naman ako member nila. No? So, convince nyo. Isigaw nyo sa social media nyo para makalampag din sila at tingnan natin kung maninindigan sila. Ngayon, kung hindi sila manindigan para sa Maysug, we cannot do anything about it. That's their religion. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko papakailaman ng religion nila. Sabi ni Tina Fernandez, sa Burnham Park na lang. Pwede. Tingnan natin kung makakausap natin si ano. Sino dyan yung ano dyan? Yung mayor? Kaya lang, ang problema din doon, medyo malayo ulit. Yan ulit ang problema. Mas maganda nga, matry nating mapalapit sa Maynila. Para yung tunay na dagsa ng taong bayan, eh makita natin. Ay, Lance A, pasensya na po. Sabi niya sa clap nung nangyari kahapon, nagpakulay ako tapos na pala yung live. Ay, pasensya na po ha. Pero napasalamatan naman kanina. Pasensya na po, nagkataon. Pero salamat, Lance A, sa Kusang Globe at sa pag-sponsor ng live na to. Ayun, sa Baguio kaya, Coach, kay Mayor Magalong, di ba kontra siya sa gobyerno dati? Nagsalita sa corruption. Tingnan po natin si Mayor Magalong. Yes, maraming salamat. Tingnan natin. Sasuggest ko po sa SMNI. Although ang SMNI po ay hindi po sila ang hindi sila ang in charge sa hakbay ng Maysug. Hindi po sila 'yon. Ang SMNI po ay coverage lang po. Kaya nga nakikiusap kami sa organizer ng Maysug, eh payagan na po ang SMNI nang walang kahirap-hirap. Kasi isipin mo pati si ano, kasama namin si MJ na mismo, SMNI. Hindi pa kami nakapasok agad. Kung hindi pa nagbigay ng isang taga-loob na kinonfirm na taga kasama yan SMNI, di ba? Nagbigay na nga ng ID eh. But anyway, coverage lang po ang SMNI, yun lang, panawagan nga ni Banat Bay. Huwag niyo nang pahirapan, papasukin na lang agad.
So abangan po natin ang mangyayari ngayon at siguro magsasuggest kami, sasuggest ko po yan. Ha? Maganda rin sa Subic para pagkatapos swimming. Ha? Pero abangan nyo ang kaganapan sa Banateros Brothers kasi maraming kaganapan po ang Banateros Brothers sa SMNI at sa, siyempre dyan sa mga activities patungkol dyan sa Davao. Abangan nyo po kami ha, huwag nyo kakalimutan. Pero punta muna tayo dito sa topic na ito. Ito ngayon yung mainit na topic. Lisa Araneta Marcos na hindi maayos ang relasyon nila ni Vice President Sara Duterte. May hindi raw kasi nagustuhan si First Lady Lisa sa ginawa ni VP Sara. Nasa front line ng balitang yan, si Maricel Halili. Bad shot din sa akin. Wow, bad shot! Wow, pare! Heavy! Bad shot! Bad trip ka, pare! Bad trip ka! Mare! Be! Mare! Bad trip! Bad trip ka, pare! Mare, Sara! Bad trip! Bad trip ka, bad trip! Bad shot ka! bad shot sa bad shot. Oh. Hindi ko na po masyadong i-discuss ito kasi panuorin nyo na lang po yung live ko kanina dahil diniinan ko na po ano po ang take ko rito, ano po opinion, ano po ang aking analysis dito sa nangyaring yan. Maraming salamat, Aurelio Hawaii, sa kusang loob at sa pag-spawn ng live na ito. Thank you, Aurelio Hawaii. Pare! Ay! Okay, bad trip kayo, ha? Bad trip kayo. Umayos kayo dyan, ha? Binabad shot nyo ako. Ay! Yan ang pasilip na sagot ni First Lady Lisa Araneta Marcos tungkol sa ugnayan nila ngayon ni Vice President Sara Duterte. Sinabi yan ni Lisa sa teaser ng panayam sa kanya ni Anthony Taberna sa Tune-in kay Tunying. Ayon pa kay First Lady, naging mabait siya kay VP Sara. Ako! Naniniwala kayo doon? Na-discuss ko na rin to eh. Kaya tatanungin ko na lang kayo. Naniniwala kayo naging mabait si First Lady Lisa kay Sara? Ay, kayo na sumagot. Sa manunood ng replay, pakisagot nyo rin ha. Sige na, gusto ko makita. Sabi dito, bad chat salitang Jeprox. Mga addict noong 70s at 80s, sabi ni T.DL. Ha? T.DL. bad trip ka pare. Mare. Wag ganyan. Two joints. Pero meron daw siyang hindi matanggap. Ano? For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba? You're going to laugh. Tama. Okay. Sabi niya, tingnan nyo ha, kung saan galing dito si First Lady Lisa. Una, ayoko sana pumasok sa personal. Lagi ko sinasabi yan, di ba? Pag-asawa yan, ayaan mo na yan, di ko pinapansin. Kasi personal. Kaya lang, nagsalita siya eh. Binanatan niya na yung vice president. Nagsalita na siya in behalf of the president, na instead na sana yung presidente ay nagtatanggol sa sarili niya, nakisaw-saw siya. Okay naman, maunawaan natin, asawa niya, but I may not agree with her, pero hindi na po to personal. Hindi na po personal attack itong sinasabi ko sa inyo. Kasi pumasok na siya eh. Binanatan niya na si Sara. Okay, so political na po ito ha. Hindi, inano ko lang, sinasabi ko lang, hindi ako na may personal. Ang punto niya, umattend ka ng rally tapos tumawa ka pa na sinabing bangag. Kasi tingnan niyo mabuti, bakit ba siya nagpa-interview ng ganito? Bakit ba biglang nagkaroon ng galit di umano sa kanyang puso? Yung pala, dati na ito. Dati na. Kasi nagsalita ng bangag si Tatay Digong nung first rally sa Davao. Hindi naman na ganun sa Cebu. Laylo nga sa Cebu eh. Sa pangatlong Davao, pangatlong rally sa Davao,
Wala naman si BP Sara. As far as I know, hindi ko siya nakita, hindi naman siya nag-speech. Hindi ko alam kung nasa paligid siya. So, ang pinaghuhugutan nito, in short, ang hugot ni Lisa ay nung first rally sa Davao. Naintindihan niyo po. Ang tanong, bakit lang ngayon mo ikaw nagsalita? Ano ang nag-trigger sa'yo? Bakit bigla-bigla ikaw pumuyok? Bigla-bigla kang pumutak ngayon. Meron bang biglang bumulong? Bakbakan mo yan si Lisa? Ay, bakbakan mo yan si BP Sara? May damunyo bang nagbubulong-bulong na naman sa'yo? Meron ka na naman bang mga naririnig dyan na, bakbakan mo si BP Sara? Bakbakan mo yan? Ako ang iyong konsyensya. Oy, heavy pare! Heavy! Bakbakan mo yan si Sara? May ganun ba? Ba't bigla-biglaan? Eh, hindi tuloy natin maalis sa ating isipan na baka mamaya, tandaan po natin, ha, may malaki silang bulilyaso ngayon na very questionable ang pagkakahuli diyan sa record-breaking na droga. Para ba ang mainstream media meron na namang pag-uusapan? Eto? Eto? Para may divert sa usaping droga? Hindi, nagtatanong lang po tayo, ha? Hindi naman tayo nagbibintang. Kaya lang nakakapagtaka, eh. Ang tagal na noon. Ba't ba ang hilig niyong bumalik sa nakaraan? Di dapat doon ka pa nagsalita. Ilang buwan na yan, oh. Ba't ang hilig niyong bumuhay ng nakaraan? Mga historian kayo? Masisisi ba natin ang taong bayan kung taktika ito? Huwag tayo maliligaw, mga brad. Gising po, oy, gising. Malalim na usapin. Kaya kukulitin ko, eh. Kailangan ma-interview si Senator Bato. Pag si Senator Bato, inimbestigahan yung nangyari sa droga. Sasabihin ko na sa inyo ngayon, sasaludo ako sa kanya araw-araw. Pero pag hindi niya inimbestigahan yan, aaraw-arawin ko rin siya. Imbestigahan mo yan. Ba record-breaking na nahuli? Pero ang mga facts hindi mag-connect-connect? Yaan ang dapat iniimbestigahan, Senator Bato. Ayan ba ay diversion lang? Sige nga. Sino ang makakapag-explain? Bakit ngayon ka lang pumutak? Bobo ba si Katunying ngayon lang nag-edit? Bobo ba editor niyan? Ang tagal mag-edit, kailan pa ba yung interview na yan? Questionable talaga. Alam mo, ang napapansin ko sa gobyernong ito, ang timing questionable talaga. Yung mga dapat tapos na binubuhay. Don't tell me, nung pangatlong Davao yan. Hindi, wala po si BP Sara doon. Isa pang tanong, ba't hindi nyo bakbakan si Aimee? Ang bait-bait nga, eh. Ni BP Sara sa inyo. Si Aimee nga ang putak ng putak, eh. Si BP Sara ang bait, eh. Eh, sa inyo nang galing. Ha? Sa inyo nang galing, mga loyalista, na hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng tatay. Kahit magbangag si Marcos, ay si Tatay Digong, si BP Sara tahimik lang. Hindi i-apply nyo rin. Kung kasalanan man yung sinasabi ni Tatay Digong na bangag, hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng tatay. Oy, gising. Let me repeat that. I-apply nyo ngayon sa inyo. Hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng tatay. Di ba? Balik sa inyo. Back to you. Boomerang ang tama dyan. Tama si Pinoy Files. Hindi kasi baka mamaya mayroon tayong takot tayo sa sarili nating multo, eh. Ano yun? Kasi pag mangga ka,
marami kang kinakatakutan. Oh, di ba? Do you agree with me? Pag mangga ka, marami kang kinakatakutan. Tama o mali? Kailangan ma-explain to. Total, kayo mga vloggers, ang dami nyong vloggers dyan, i-explain nyo na lang. Diba? Kesa ang topic ninyo laging tapak, patama sa mga DDS vloggers, topic nyo, bakit ngayon lang nilabas ito? Bakit ngayon lang siya nagsalita? Topic nyo rin, yung ano? Yung nasa koteng droga, record breaking, topic nyo yan. Topic natin yan, araw-araw ha. Senator Bato, nananawagan pong muli. Hindi, sa Tuesday daw siya interview. Sana totoo. Maganda yan, basta totoo, Senator Bato. Even Lenny never did that. Ano kayo? Even Lenny didn't. Ano kayo? Dilawan? Pinapatunayan niyo sa taong bayan, kayo talaga ay dilaw. Si Sarah, tinulungan kayo maluklok. Si Lenny, dinaya kayo sa eleksyon. Hindi ako nagsabi niyan, kayo. 6 na taon yung sinasabi ang kay Lenny. Dinaya kayo sa eleksyon. Yung dapat sa inyo, tinanggal ni Lenny. Si VP Sarah, yung dapat kanya, ibinigay niya sa inyo. Kasi kung tumakbo siya, presidente, hindi ka mananalo, Marcos. Hindi mananalo yung asawa mo. Look at the difference. Ang tinutukoy ni First Lady Liza ay ang prayer rally sa Davao City noong January 28. Kung saan... Tagal na pala, January 28. Tatlong buwan na ngayon ka lang nagsalita. Salya kayo talaga sa timing. Dumalo sina VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon, binanata ni Digong si Pangulong Bongbong Marcos at narinig yan ng Vice Presidente. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag yakin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Hindi malinaw kung tumawa nga ba si VP Sara sa mga banat ng kanyang ama. Matapos ang prayer rally na yan, nagkita kinabukasan sina VP Sara at First Lady sa departure ceremony ng Vietnam trip ng mag-asawang Marcos. Kapansin-pansin doon ang pagtamlay ng pagtungo ni Liza sa bise. Hindi sila nakitang nagbatian kahit magkatabi sila sa upuan. Sa isa pang video, bineso ng First Lady si Executive Secretary Lucas Bersamin at nilagpasan lang si VP Sara na kausap noon ng Pangulo. Noong February 2 naman, sa isang event, ilang beses tinanong ng media si Liza kung kumusta ang samahan nila ng bise, pero hindi siya umimik. Ma'am, sorry. Just a quick reaction. Nagkausap na po ba kayo ni VP Sara? Ma'am, any, ano lang po, short reaction lang, ma'am. Sa isang punto, napatakbo pa siya. Ilang araw matapos niyan, si Vice President Sara naman ang tinanong at ang sagot niya lang. I have no comment on that at the moment. Sa kabila niyan, sinabi noon ng bise na wala namang problema sa samahan nila ni Pangulong Marcos. Pero nagpatuloy ang mga patutsada ni dating Pangulong Duterte na binweltahan naman ni PBBM tungkol sa umano'y secret o gentleman's agreement sa China. Noong Lunes lang, natanong si Pangulong Marcos kung kumusta ang relasyon nila ni Vice President Sara. Ang sagot niya, it's complicated. Yun! Heavy pare, heavy. Heavy. Bad trip kayo pare, bad trip. Bad trip kayo. Bad trip, bad shot ako sa inyo. Complicated na kami, complicated. Two joints!
nako. Anong nangyayari sa bansang Pilipinas? Ay. B. Marcos, where na you? Dito na me. You're so bad trip. Complicated. Okay. All right. It's complicated. Wala namang pahayag pa ang bise sa mga bagong sinabi ni First Lady Liza Araneta Marcos. Abangan na lang natin anong sagot ni VP Sara. And I really hope nasasagot agad si VP Sara. No? Pero kung hindi siya sumagot, mauunawaan ko naman siya eh. Diba? Piliin niya, hindi na lang patulan. Anyway, basta kami, nasa likod mo lang, VP Sara. Alam mo naman, organic kami. Alam mo naman, di ba? Hindi naman kami sinasabihan ni VP Sara na ipagtanggol siya. Di ba? Pero, yun eh. Yun ang organic eh. No, tingnan natin. Okay, next po tayo. Eto, nagparamdam na. Nagparamdam na po ulit. At may nagsabi sa akin, Coach, tingnan mo ito. Itong Facebook ni DJ Bantag. Sabi niya, panuorin mo yan. Tapos tinignan ko yung Facebook. Ba, oo nga. Nagparamdam si Bantag. Okay, kayo na po ang humusga. Medyo mahaba po ito. Pero marami siyang revelasyon dito. Pakinggan niyo po, ha? Yan, ito po yung Facebook niya. Okay, kung gusto ninyo mayro maabangan, malamang lamang po dito magpo-post si DJ Bantag. So yan, Gerald Bantag, pinost niya April 15. Ngayon ko nga lang nalaman eh. Oh, dahil napanood ko kay Jojo De Guzman yung video na ito. At eto nga, no? So check natin ba meron nga. Totoo nga. Noong una nga hindi pa ako maniwala eh na meron pa lang Facebook. Oh. Pero ayan, no. Oh, April 15 pa po, ha? Kayo na lang po, bisitahin niyo na lang mamaya, ha? Oh, pakinggan niyo po. Walang silang iyari yan, pero sinabi na yan. Sila pa kayo, sila ko balik yan. Kahit mula lang yung mga sa akin ang mga family, hindi na tinuro ako. Pero nung natin ako sa MC, hindi ay yung torture ko sobra ay pagod ko. Mentally torture kasi hindi ko mo alam kung saan ako ilalagay na Zelda. Tapos nung nalaman ko po yan, syempre ko nasa Palawan na wala ka panood kung ako ng Kimiro. Dahil alam ko na ko tayo kung ano ka. Eh, hawak-hawak nila. May nga po nung nakausap ko din si Abby Mama Lambra no. Kuli niya kuwento lang kung mga huling araw, nasabi ng atmara ka na hindi tayo nang pipigitin ng ganito kasi wala naman tayong mga luwa rin ng tuloy buhay na natin magkabayaan ito eh. Sa party ko po, Torte, sinabi ko yan ang maraming beses kaya. Meron po bang sound yung video? Torte, ang gear na. Wala ko alam dito. Kaya nga nung pinatawag ko ako ni S.O.J. sa harapan, nila mismo ko kasama si Director Milemos. Isa lang po ang tinanong sa akin ni S.O.J. Bago siya nagpakilala sa akin na kinakilala ko doon pa siya sa kanya o po. Tapos katabi niya po si Asik Labano sa kanan niya at sa kaliwa sa director ni Lentos ng NBI sa likod ko po puro mga eh. Marami po siyang tanong ni S.O.J. sa akin na isa lang po yung talaga nagpa sa dami ng tanong niya, isa lang yung talagang tinanong niya na matigil. O meron daw tanong si S.O.J. at isa lang tanong ang talagang na talagang siguro tumatak sa kanya. Ano yung tanong ni SOJ? Isa lang. Si SOJ. Si SOJ mismo. Ito po si Attorney Balisong, yung kausap niya, yan po yung abogado ni Bantag. Opo. Si SOJ. Si Sekretaryo Limulang po, yung pinatawag. Huwag na po dito noong November. Nasa lahat po naman po dito yung intention facility eh. Okay. Kasi talaga naman po pag ilalabas ka dito, wala ka namang magagawa. Attorney, eh. Mas po ikaw, hindi labas dito, pinakamagka. Wala ka kong magagawa dito kasi hawak ka dito eh.
Kaya susunod na kahit anong kapag-tabitin po rito, wala namang kung gusto mo patayin. Wala namang gusto mo patayin dito sa usos, sa usos, hindi lang lang sa parte ko. Napakarami ko pong anak. Dami ko pong anak, yung mga amunta po ako. Bukod ko ng kaso ko, napakalimis lang. Alam ko nila yung palaya ako. Kaya yung sinapin ko nagsuman. Ay kung saan rin mong usapin. At yung sinasabi nila ng pastor man po ako ni Sir Patpat, Sir Pato. Napakalamo po yan kasi andyan po sa mga BRG o lahat ng request ko para makabalik lang sa public pa. Pero hindi po ako binapayagan ni Sir Patpat. Hindi po ako trusted para hindi po mamilyang karoon ng kahit anong komunikasyon ni Sir Patpat. Kahit isang beses, kahit kung director po siya, hindi sa hindi niya ako na ipatawag. Kaya nga po na tinanong ako ni SOG ng tantong sabi niya po ko. Alam mo ba na, kahit anong oras pwede itong palayain, sagot ko po, alam ko kung sinakabi na yung kaso ko sa pagpapapit sa ako po. O sige, isang tanong sa sagot. So, ito kong sagot na, may kinalaman ba si Director Gerald Banpat sa pagpapapit? Kaya pakinggan nyo. Pero sinabi, sinabi po ako, wala akong matagot ng ito. Wala akong. Natin nga, walang kinalaman si DJ Bantag sa pagkamatay ni Percy Lapid. No? Posible po yan. Alam niyo po yung reaction ni Secretary Reguña. Umiikot sa upuan. Ako umiikot sa upuan. Alam niyo po yung upuan na umiikot. Umiikot siya doon. Alam niyo po sabi niya sa akin, wala kayong makukuhang information dyan. Patayuin niyo na yan. Kumaga po ito, eh, ako naman po, kung ano man yun ang tanig yung salaysay dyan, yan po, sobrang takot sa buhay ko. Kailangan ko po talaga sumunod kung ano yung nasa papel na eh. Kailangan ko mapisaduhin yan. Kasi pag di ko pinagbisado yan, malalagyan sa alamanin lalo. Malalagyan po sa alamanin. Hindi, ibig mo sabihin, hindi totoo yung mga nandun sa, ano, sa salaysay mo? Yan. Tama yung tanong. Ibig niya sabihin, hindi ba totoo yung nandoon sa salaysay mo? Sa madaling salita, fake lahat. According sa kanya, at doon sa abogado, yan ang tanong abogado ni Bantag. Ito si ano. Wala pang totoo doon. Walang totoo. Isa lang po. Oh. Wala pang totoo dyan. Isa lang po ang totoo dyan. Huwag pong maring amin ni Sulweta. Yun lang. Oh, yun lang. Kaya sasabihin niyo po na tinawagan ko po si Sulweta tungkol dyan o tinawagan ako ni Sulweta at tinawagan mo si Labra. Oh. Isa lang po ang pwede ko ipanlaban dyan. Isa lang po. Inahamong po ang NBI. Nasa kanila pinapamotelin sa computer dito. Buksan nila yung cellphone ko na nasa kanila. Kung merong WhatsApp na tinasabi nilang application yan sa cellphone ko na nasa kanila. Yan lamang po. Kasi yung tinasabi nila na nag-connection kami nila Brato, WhatsApp. Hindi po ako marunong gumamit ng WhatsApp. Okay, okay. Yung nung ginawa niyo yung ano, Denver. Yung ginawa niyo yung statement mo, andun si SOJ? Wala po siya doon. Wala. Kapal yung katabi ko po noon. Kung ang puno na ka-video po yan, question ni Nasser po, nasa computer yan, niya to, ni Javier, tanong-sagot pa lang po ako kasi nakagawa na siya eh. Kaya kung mga parang pipilit na pantula lang yung tinatanong eh, yung po yung sistema na nangyari sa akin, hindi ko, marami po akong, maraming lahat. Microwave sa boka, sa boka. Margo, ay apo. Pero wala, totoo yan, kami. Okay. Wala po kapakuanan yan. Kaya nga po gusto ko makausap si pare Ingrid kasi hindi siya nag-reach out sa pamilya ko kasi gusto namin lang pagtutulungan. Alam namin sa mga sarili namin walang kapakuanan ko. Alam namin na ito muro demolition job dapat kay Director Bantag. Sabi ko nga po, sana ako po talaga pinilit ko talaga ko na makapunin ka sa inyo. Kahit po kaya Tornig at Ayan, sino po bang umanap sa pinch niya para sa kanya yung kuroto sa kanyang mga post. Makita niyo yung aking comment. Kapulad po lang ginawa ko sa inyo. Makakunin pa po ako. Ay parating ko yung gusto ko na parating. Ganun din po yung sila commander Labra. Kasi yun ang nakapunta ng iba na kausap. Dahil nung unang gabi po nang ginawa ko pagtapos ako matondo doon sa pakaas. Humingi po ako talaga ng isang paalam lang. Kaya to rin yung pierna. Sana po ako rin. Baka po naman ako kay commander Labra. Dudugtungan ko kung ano sa laysay niya. Kung yun naman ka kumbin nito eh. Siyempre po, buhay ko na yung nakatayaan ng mga oras na yan po. Okay. Okay. So, nakikipag-coordinate sa'yo si Attorney Javier? Hindi na? Ngayon po, hindi na nila ako pinatawag. Mula po nang muling-muli. Siguro. Pwede ba kayong bisitahin dyan sa ano? Pinapayagan ba nilang may bumisitang abogado dyan sa NBI? Pwede po. Pwede. Kasi nung huli po, may pinag-
Pinadala daw si Sir Bantag para sa akin na dalawang abogado, si Atty. Sinyeres at si Atty. Mercado. Hindi na po tumalik mula po noon. Ay ang akin po kasi ganito. Kaya ko rin po idiniin yung mga salaysay na yan na pinatotohan ng silang pangkong mismo yan. Doon sana pa lang sa NBI po sa taas. Dahil yung pangako sa akin, Commander Labrada, sagot niya po yung acceptance fee ni Atty. Jung. Ang acceptance fee po kay Atty. Jung, 1 million. Nako, 1 million. Wala naman po akong trabaho. Ang asawa ko po isang engineer. Okay. Wala po akong pagkukulan niyan. Kaya nga po, ang salita pa sa akin, Commander Labrada, hindi ko lang kasimple yan. Nandito na tayo, tugtungan mo yung salaysay ko. Inabot niya po sa akin yung maleta ko. Ayan yung WhatsApp number ko. Sino nagsabi niyan? Si Labra? Si Atty. Tumatan Labra po. Si Commander Labra. Basta tugtungan mo yung salaysay ko para hindi tayo malagay pare-pare sa alam natin. Dahil nandito na tayo, Tor. Mamamatay ka rito, mamamatay ako rito. Wala na. Hindi magagawa ka rito. Kaya naman natin kayo inginit ko. Nandito na tayo sa actual na hearing kung masasampayan sa korte. Ako po sa akin, Commander Labra, isa lang. Wais, isa muna. Ang acceptance fee ng abogado mo sa pangalawa po, ang pangako daw sa kanilang SOJ, pag tamaan man kayo sa asunto dyan, pepera sila. I-endorse ko kayo kay PDM ng conditional marco. Nako! Yan po ang sinabi sa akin, Commander Labra, na sinabi din naman sa akin yan na po, yan. Malinaw po yan. Kaya ko pong matutunganan yan na ang sinabi ni Atty. Pierre sa harapan, inisip ko lang abogado ko mismo noon nung time niya siya for inyo. Nagsabi na, ang pamangako sa inyo nung LOG ay i-endorse kayo kay BBM at pamahal kayo sa kaso sa Percy Lapid para dyan lang sa kaso na yan, ng conditional pardon. Pero yung dala-dala yung darling kaso, hindi nila pakikialaman. So ako po, iniisip ko kung bibigyan niya ako ng conditional pardon kung matuloy man yung kaso. May posibilidad na po ako din makalaya. Pero pag iniisip ko po yung sitwasyon na to, hindi ko kayang mag-testify sa korte. Na gawa yung kwento at maglipula ko ng tao na kapulad ni Rick. Parang Rick, may parang silueta na walang natutuhanan. Ako okay. Po ay mukhang makasalanang tao, aminado po ako. Pero hindi ko po sa pagkatao na po, hindi ko kayang sirahin yung pagkatao ng isang silueta na walang ilawang pangit sa akin para magsalaysay ako ng hindi ko po. Nakukonsensya na siya. December, January, kumahanap po akong paraan sino sa inyo ang pwede kumunektahan. Gumagawa po ako ng paraan. May pinsan ka ba na inutusan na babae na kumukontak sa amin? Oo, si Amor, si Yungko. Yung mataba ko, nabibisanin mo po. Oo. Meron po akong ano, pinapano ko po na hindi niya makakontak nila ato, palisong, tsaka kaya torling ang ayan. Kasi sila lang ang pwede kumalapitan, sila lang ang pwede magtiwalaan din po. Dahil na anytime po, pwede ko lumabas itong pinagawa ko na to. Hindi ko lang po alam kung saan ako pupuntahin. Okay, sige. Ito pong ginagawa ko, gusto ko itong ilabas kahit sa taong bayan. Yung ginagawa ni S.O.J. na pag-demolition job kay Director Bantag, napaka-napakahirap yung takanggapin para sa pag-tipulay na. Unang-una po, wala akong connection sa... Ayan, ito po kasing video na ito ay mahaba po ito. At pinakita ko po sa inyo, no? At dahil nilabas po ito ni Bantag, ni DJ Bantag sa kanyang Facebook page. Bisitahin nyo na lang po, pakinggan ninyo kasi medyo kahit ako hindi ko masyadong maintindihan po, no? Pero yung mga importante nadidinig natin. Yun naman ang importante. Yung mga mahalagang bagay, no? Pero siguro mag-subscribe na rin kayo o mag-follow kayo dyan sa Facebook ni DJ Bantag, baka dyan na po siya magpaparamdam ng kung meron man siyang kailangang sabihin or siguro kung siya man ay tatakbo bilang senador, baka dyan na rin po siya magsasabi. Oh, so yan po yan, Gerald Bantag. Ha? Nakikita naman nyo po, ito Gerald Bantag, ito po yan. Mapa-follow nyo po siya dyan. Okay? Siguro din, maganda rin po siguro si makapagsalita kung ano po ang side dito ng kanyang abogado na si Atty. Balisong. Kasi ito po ay usaping legal at mas maganda ang magko-komentaryo po dito ay abogado. No? So, abangan po natin. Tingnan natin. Sana magkaroon din ng video si Atty. Balisong mismo dito
sa Facebook page ni General Bantag. Nang malaman ng taong bayan, asa na ba itong kaso na to? Ano nang nangyayari? Ano itong video na ito? Anong komentaryo ni Attorney Balisong dito sa video na ito? Kamusta na si Denver? Kamusta na sila? Siya po ang makakapagbigay linaw na mas detalyado at mas malalim nang naaayon sa batas. Ayan.